Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, at ang inyong lingkod ay bumabati sa inyo ng magandang hapon po sa aking mga viewers at subscriber dyan sa Pilipinas. Ayan, nagpapasalamat ho ang inyong lingkod, ang OFW Kikay ng Dubai. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At eto nga po, na-miss ko kayong lahat. Ayan, gagawa ko tayo ng isang short video or short message para sa ating mga kababayan at pakikiramay po sa ating kapatid na itago nating Bioli, yan, nasa bansang Middle East, yan. At yun na nga po, ako ho ay nagkikiramay ng taos puso sa iyo kapatid sa nangyari sa iyong asawa, at ito lamang ho ang may papahayag ko para sa iyo, kapatid na Bioli, yan. At yun na nga po, ito ang topic ho natin ngayon ay ang kanyang asawa, dahil ho ay nagpakamatay. Yan, nagpakamatay ang kanyang asawang lalaki doon sa Pilipinas. At ito nga po, si kababayan, si kapatid na Bioli ngayon ay isang viral sa social media dahil binabato ho siya ng iba't ibang reaksyon dahil sa kanyang pagpapakamatay ng kanyang asawa. At ang binibigay na dahilan ay parang nasa third party or kasalanan nung kapatid nating si Bioli. Yan. At ito nga lang ho ang aking may papahayag para sa ating mga kababayan, dahil ramdam ko yung hinanain niya kagabi nung nagbigay siya ng reaction at nagbigay siya ng saloobin bilang isang ina at isang asawa doon sa nagpakamatay na asawang lalaki doon sa Pilipinas. Yan. Ito nga, nakikisimpatsa ang inyong lingkod. Mga kababayan, ito lamang ho ang may bibigay kong reaksyon para sa ating mga kababayang nanonood, at lalong-lalo na sa mga kalalakihan na may asawa dito sa ibang bansa. Yan. Pagdating ho dito sa ibang bansa na nagtrabaho ang inyong mga asawa, ito lang ho ang reaction ko lang, ang saloobin ko lang, dahil nasasaktan ho ako sa naibigay ninyong reaction doon sa kababayan nating kababaihan nagtatrabaho sa bansang Middle East na si Bioli. Yan, itago natin sa pangalang Bioli. Binabato nyo ho siya ng reaction, ng iba't ibang reaction na iba't ibang masasamang salita, or gusto niyo na magpakamatay din siya para naman at sa ganun ay may ganti yung pagpapakamatay ng kanyang asawa. Tama nga naman, hindi nyo alam na kung ano yung pinagdaanan nila ng kanyang asawa at kung ano ang naging punot dulo nung pagpapakamatay ng isang lalaki doon sa Pilipinas. Bagamat nandun na namatay na yung kanyang asawa, hindi naman ho niya kasalanan yun. Kumbaga, wala ho tayo sa lugar upang sa ganun ay magbigay tayo ng reaksyon na kasalanan niya yung pagpapakamatay nung lalaki doon sa Pilipinas. Kasalanan niya bakit namatay yung kanyang asawa. At meron siyang ginagawang milagro or meron siyang ginagawang masama doon, para sa ganun ay yun ang dahilan ng pagpapakamatay ng kanyang asawa. Hindi naman ho tama. Yan, wala ho tayo sa lugar upang sa ganun ay ibato natin sa ating kababayang OFW. At ito lamang ho ang may bibigay ko na reaksyon para sa ating mga manunood, lalong-lalo na sa mga kalalakihang naiwan dyan sa Pilipinas ng mga asawa ninyo. Yan. Ang isang kababaihan ho, lalong-lalo na ho sa bansang Middle East, ay napakahigpit. Napakahigpit po, dahil minsan wala ho yung day off. Minsan hindi ho yan nakakalabas ng malayo at kung saan-saan pong pumupunta yan. Lalong-lalo na sa mga bansang Qatar, Saudi Arabia, Dubai, Kuwait. Yung mga bansa na yan, Bahrain, yung mga yan, ay halos madalang yung may day off ng mga kababaihan. At yun na nga po, tunay nga naman na napakahirap sa mga bansang ito na pagtatrabahuan bilang isang kababaihan. Normal ho sa mga babae na kung minsan na magkaroon ho ng day off ay maayos-ayos ang kanyang itsura, or makikipagsalamuha sa mga ibang mga kaibigan, or napapasama sa isang barkada na meron hong mga lalaki, or merong nakakasamang mga ibang lahi yung mga kaibigan ng mga kaibigan ng mga kaibigan nila. Pero not totally naman na ganun na siya. Not totally naman na napakasama na niya or gumagawa siya ng kamilagrohan. Malay niyo kung magkakaibigan lang sila, na-join sila sa isang grupo, or parang
Nakipag-join lang siya dahil kaibigan nga niya naman din yun. Wala ho tayo sa lugar para husgahan mo natin ang isang kababayan na nagpakamatay ang kanyang asawa nang dahil lamang ho may nakita na nakasama siyang lalaki or nakita na ganito na nakausap or ano. Hindi ho natin alam. Hindi ho natin alam kung anong punot dulo ng dahilan na yun ng pagpapakamatay ng kanyang asawa. Dahil nakita ko naman sa reaction niya or sa pahayag niya, tama nga naman siya dahil hindi naman ho nagbigay ng reaksyon yung pamilya ng lalaki na kasalanan niya talaga. Kaya huwag ho nating batuhin. Huwag ho nating batuhin yung kanya-kanyang masasamang salita para naman sa ganun ay ma-stress din siya. E paano ho kung ma-stress siya at magpakamatay din siya at hindi niya kakayanin yung mga sinabi ninyo? Isa pang buhay ang mawawala. Isipin nyo yung mga anak niya na iniwan niya sa Pilipinas. Wala ho tayong karapatan na husgahan siya. Diyos lamang ho ang pwedeng humusga sa kababayan nating kapwa OFW. At isa po ang inyong lingkod na nakikiramay at nakikisimpatsa. At isa po ang inyong lingkod na makikipagtanggol para naman sa karapatan niya. At tama nga naman na wala ho tayong karapatan. Kung may nakikita man ho tayo na mga kababaihan na sumasama sa ibang lalaki or sumasama sa ibang lahi, ay huwag ho tayong mag-judge. Huwag ho nating i-judge na lahat ho ng kababaihan ay pare-pareho yung ginagawa nila dito sa bansang Middle East. Mangilan-ngilan lamang po yung pinagpapalit ang pamilya or pinagpapalit yung asawa. Mangilan-ngilan lamang ho. Isa ho ako sa mga nakakasaksi at nakakasalamuha at isa po ako sa isang volunteer sa ating mga kapwa OFW na minamaltrato dito sa ibang bansa. Kaya alam na alam ko ho kung ano yung pakiramdam ng isang kababaihan na minamaltrato dito sa ibang bansa na sinasabi ninyo na hindi maayos yung ginagawa ng mga kababaihan. Hindi ho. Mangilan-ngilan lamang ho. Meron ho talaga. Meron naman ho talaga. Hindi ho kaila sa inyo sa inyong mga mata. Pero hindi naman ho lahat ng kababaihan ay ganun ang ginagawa. Marami ho katulad ko na nagpapahalaga sa isang pamilya o nagpapahalaga para sa ikabubuti ng mga anak at iniwan dyan sa Pilipinas. Alam nyo ho ba kung anong pinagdadaanan ng isang kababaihan dito? Hindi nyo ho alam. Hindi nyo ho alam kung anong hirap, anong sakripisyo at anong pagod yung dinadanas ng isang kababaihang kapwa ko o OFW dito sa ibang bansa. Kaya wala ho tayong karapatan na husgahan siya. Kung may nakita man ho tayong pagkakamali niya, is pagkakamali niya ho yun. Alam niya ho kung ano yung tama at mali at wala ho tayong karapatan na batuhin siya ng kanya-kanyang reaksyon na sabihin natin magpakamatay siya o ganun na lamang makonsensya siya. Ganun po ba yung isang marangal na tao na sasabihan mo yung kapwa mo? Alam nyo ho ba kung ano talaga yung naging punot dulo ng kanilang problema para sabihan nyo ang isang kababayan nating kapwa OFW na magpakamatay na rin para naman may ganti yung pagpapakamatay ng kanyang asawa? Hindi nyo ho alam kung makitid lang ho talaga yung pag-iisip ng isang lalaki na yun. Hindi nyo ho alam kung ano man ho talaga yung dahilan at punot dulo ng kanyang pagpakamatay. Kasi karamihan naman sa mga malalaki. Yan. Sorry sa mga matatamaan ko guys. Pero mas marami hong lalaking nagluluko kaysa sa babae. Yan ho yung katotohanan. Hindi ho lahat ng mga kababaihan ay nagluluko na nandito sa bansang iba't ibang bansa sa parte ng mundo na nagtatrabaho. Mas marami pong kalalakihan na nagluluko kaysa sa babae. Alam na alam ko yan. Kasi ho, sa dami ho ng nakakasalamuha kong kapwa ko kababayang OFW, marami hong nagtitiis kagaya ko bilang isang ina para sa kanilang mga anak. Yan. At hindi nyo ho alam kung anong hirap na dinadanas namin dito. Oo, tama. Minsan, gumaganda ka, pumuputi ka. Pero alam nyo ho ba kung bakit nangyayari yung ikakaputi ng isang kababaihan? Dahil wala na ho siyang tulog. Gumaganda ka, sumisiksik ka dahil wala ka ng makain. Yan. Yan po yung mga dahilan dito sa ibang bansa na dinadanas ng isang kababaihan katulad ko. Dahil nga po, nakikita nyo na parang ang ganda-ganda lang ng buhay naming mga kababaihan dito sa ibang bansa. Pero hindi nyo ho nakikita yung likod noon ng kahirapan na dinaranas ho namin. Yan. At kayong mga lalaki, mas marami ho kayong ginagawa kaysa sa ating mga kababaihang kapwa OFW. Sorry po sa matatamaan ko. Pero masakit.
masakit sa pakiramdam ng isang babae at makita kong lumuluha ang isang kababayan kong OFW na binabato na lang ng ganong reaksyon. Hindi ho tama. Nasabihan ho natin na magpakamatay din siya or magpatiwakal din para lang, para for what, na ikagaganti ng isang lalaki na nagpakamatay. Hindi ho natin alam. Hindi ho natin alam ang dahilan nun kung bakit siya nagpakamatay. Kaya wala ho tayong karapatan na humusga sa isang kababayan nating kapwa OFW. Alam nyo ho, sa lahat ng mga kababayan kong OFW, alam nyo kung gaano kahirap ang nandito sa ibang bansa. Alam nyo kung anong pinakamahirap ang pagdadaanan mo. Malayo ka lang sa pamilya. Lalong-lalo na ako bilang isang ina. Kahit gustuhin mo mangyakapin ang isang anak mo, lalo na kung may sakit, gusto mo man siyang pagsilbihan, pero inuuna mo magsilbi sa ibang tao kaysa sa pamilya mo. Dahil alang-alang ho, sinasakripisyo mo ho yung pakiramdam mo bilang kapalit ng kanilang kinabukasan sa Pilipinas at sa pamilya mong naghihirap sa ibang sa Pilipinas. Kaya sa atin hong mga kababayan, huwag naman ho, huwag ho nating husgahan ang isang kababaihan na nandun sa ibang bansa na nagtrabaho dahil lamang ho nagpakamatay ang kanyang asawa. Isipin ho natin, tayong mga kababaihan, kung anong dinadanas natin sa kamay ng mga kalalakihang walang isip, walang pagpapahalaga sa pamilya. Sa totoo lang ho, nandito rin ho ako sa bansang Middle East at alam ko kung gaano kahirap ang magtrabaho dito at napakahigpit nga naman. Kaya huwag niyo hong sabihin na kung may nakikita man ho kayo na sumasama sa ibang lahi o sumasama sa ibang lalaki o sumasama sa ibang ano, wala tayo dun sa lugar niya. Para husgahan ho natin, meron hong mga kababaihan na sapilitan na lang, kapit sa patalim. Dahil yun lamang ang pwedeng magliligtas sa kanya sa bansang pinagtatrabahuan niya. Hindi ho natin alam kung anong likod at punot dulo ng kanyang ginagawang paraan upang mabuhay lamang, makasurvive dito sa ibang bansa. Kaya please lang, mga kababayan, hintuan ho natin siya. Hindi ho natin alam kung anong likod at punot dulo ng kanilang problema. Huwag na ho nating sabihin sa kanya na magpakamatay siya. Ano, masaya ba kayo kung magpapakamatay din siya? Na may isa pang buhay na mawawala. Isipin ho natin na ang mga anak niya ay magdurusa din kung sakali mang ma-depression yan or kung sakali man ho siya sa mga masasakit na binabato niyo sa kanya ay sobrang bigat sa dibdib niya at hindi niya ho makayanan. Yun ho ba yung ipapakita niyo sa kanyang pakikiramay? Kaya wag na ho natin dagdagan pa yung nangyari sa kanyang pamilya. Hayaan na ho natin na Diyos lamang ho ang humusga para sa kanya at kung ano man ho ang naging problema niya. Tutal, may mga lalaki naman din ho talaga na makikitid ang pag-iisip. Yun naman ho talaga, base lang ho sa observation ko. Meron ho talagang mga siloso ng mga lalaki na kahit wala kang ginagawa, sasabihin nilang meron. Yun ho. Kaya wag na ho natin batuhin, nakikiusap po ang inyong lingkod bilang isang kababaihan at bilang isang tagapagtanggol ng mga kababayan kong kapwa OFW. Hintuan na ho natin siya. Huwag na ho nating hayaan may madamay pang isang buhay para naman ho sa ganun ay maging maluwag naman ho ang kanyang kalooban. Hindi nyo ho alam ang hirap ng pinagdadaanan ng isang kababaihan na nagtatrabaho dito sa bansang Middle East. Yun lamang ho ay base sa aking nararamdaman. At magre-reaction lamang po ako dahil naaawa po ako kay kababayan nating Bioli dahil sa inyong mga iba't ibang reaction, mga kababayan. Kung may magalit man sa inyo na matatamaan, pasensya na ho. Kasi isa rin ho akong babae at nararamdaman ko kung gaano kasakit at kung gaano kahirap ang magtrabaho dito sa ibang bansa. Alam nyo ho, alam na alam nyo mga kapwa ko OFW, huwag ho nating hayaan na may maapi or may isa pang buhay na mawawala ng dahil lamang ho sa ating mga salita. Mag-ingat-ingat ho tayo sa panghuhusga sa ating mga kababayan dahil hindi nyo ho alam ang kanilang pinagdadaanan at punot dulo ng kanilang mga buhay. Yaman, yan lamang po at pasensya na kasi ang pakiramdam ho ng isang kikay ay napakasakit. Nakikiramay ako sa iyo, kapatid na Bioli. Yan, magpakatatag ka. Hindi ho tao nandyan sa paligid mo na bumubuhay sa iyo. Hindi ho sila. Isipin mo, magpakatatag ka para sa mga anak mo
At hayaan mo, ang Diyos na lamang ang tanging bahala kung ano man ang punot dulo ng naging problema niyong mag-asawa. Yan, at sana ay gabayan ka pa ng Diyos dyan sa iyong pinagtatrabahoan. At isa po ako sa nakikiramay at nakikisimpatsa sa iyong hinanaing. Isa po ako sa naniniwala sa iyo. At huwag kang mag-alala, kababayan, dahil ang inyong lingkod ay nagpapahayag ng bilang pakikisimpatsa at pakikiramay sa iyo, dahil hindi naman ho lahat ay totoo yung kanilang binabato sa iyo na salita. Kaya magpakatatag ka. Hindi ho sila yung hahawak ng manibela ng buhay mo. Ikaw po mismo at ang Diyos lamang po ang nakakaalam, at Diyos lamang po ang may karapatan na humusga sa iyo, kapatid. Kaya ingat-ingat at God bless you. Yan, nakikiramay ho ako sa nangyari sa iyong pamilya, at taos pusong sasabihin ko sa iyo na isa-isa si Kikay na nagmamahal sa iyo at makikipaglaban para sa iyong karapatan at para sa isang kababaihang inaapi na katulad mo. Kaya mabuhay ka, kapatid. Saludong saludo si Kikay sa iyo. Naniniwala si Kikay sa iyo, at sana mapakatatag ka. At yan na nga po, magandang hapon. At sa mga natamaan ko na mga kalalakihan dyan sa Pilipinas o saan man pong panig ng mundo, isipin ninyo ho, ang inyong mga asawa ay nagpapakahirap dito sa ibang bansa, alang-alang sa kanyang pamilya at alang-alang bilang isang ina. Yan, kaya wag ho nating hayaan na maging makitid ho tayo sa pag-iisip ng kung ano paman. Kung may makikita man ho tayo, kausapin ng maayos, mapag-uusapan yan ng maayos. Wag ho nating dalhin sa mga ganong sitwasyon na pagpapakamatay o pagpapatiwakal sa ating mga buhay. Isipin ho natin ang ating mga anak. Yan, at yun na nga, ito, magandang hapon po sa inyong lahat, at salamat sa aking mga taga-subaybay at sa aking mga viewers at sa aking mga pamilya dyan sa Pilipinas, lalo na sa aking mga anak. Shout out sa inyo mga anak, at magpakabait kayo. At ang inyong nanay ay yan, nagtatrabaho ng mahirap para sa inyong mga kinabukasan. Mahal na mahal kayo ng nanay. Yan, yun na nga po. Nagpapaalam na ho ang inyong lingkod. Hayaan na ho natin na resolbahin na lamang nila ang kanilang problema. Huwag na ho tayong makialam. Nakikiusap po ang inyong lingkod na huwag na ho nating batuhin sa social media ang sino paman. Huwag ho nating hayaan na mawala pa ang isang buhay dahil lamang po sa ating mga salita. Kaya ho, maraming salamat. Ito ho ang inyong lingkod, ang OFW Kikay ng Dubai. Yan.